Yon mga katinta, bali eto, nagbabalik tayo ulit. Gagawa naman tayo ngayon ng full video na tutorial para dito sa tattoo na gagawin natin. Bali yan, nagkakabit na tayo ng stencil. Tapos dahil hindi natin masyado nailapat yung stencil, ginamitan natin siya ng Sharpie para maayos. So yun, dapat pag naglalapat tayo ng stencil natin, sure natin na nakadikit lahat ng maayos. Kapag may kulang, pwede naman natin gamitan ng Sharpie para buuin ulit. Ayun, bago pala yan, ang ginamit nating stencil solution dyan ay Splice Stencil Solution. Yun, maraming salamat kay Sir Jonathan Boboy Castro sa Splice Products. Yun, bago tayo mag-start, bali, nagsisetup muna ako. Ang ginagamit natin na, ang gagamitin pala natin is Artic Inks, tapos sa needle, 7RL lang. Tapos sa shader naman natin is 23 Curve Magnum at 9 Curve Magnum. Yun, dahil malaki yung piece natin, kaya Curve Magnum yung ginagamit ko. Kasi para hindi na ako masyadong mag-alala dun sa mga lagpas. Kasi pag flat magnum yung gamit natin, medyo kailangan maingat ka sa paghagod. Dahil sobrang flat niya, mayon pwedeng lumampas. So ayun na nga, bali bago tayo mag-start, pa like, share and subscribe muna ng YouTube channel natin. Sa mga ibang videos pa, ma-update kayo dun sa mga bago nating uploads. Okay, mag-start na tayo using our Splice emollient. Yan. Tapos yan, setup na tayo ng machine natin. Yan, bali dito mag-start na tayo. Ang gamit natin dyan is yung 7 round liner natin para dun sa lettering. Yung lettering, liningan muna natin. Kasi para hindi na siya sagabal dun sa mga shading parts natin later. Tapos time-lapse na lang natin yung iba kasi medyo mahaba nga tong tattoo natin kasi medyo malaki din. Kaya bawat part siguro may mga time-lapse tayo. Kaya mag-start na tayo mag-lining. Pahiram muna natin ng emollient para hindi mag-stick yung needle natin sa balat. Bali yun yung lagi kong ginagawa bago ako mag-start. Naglalagay talaga ako ng emollient. So ayan, mag-lining na tayo. Sa pagla-lining naman, bali ang gusto ko mabagal lang. Tapos ang volts na gamit ko dyan is 6 volts lang. Pero depende nga yun sa ano. Depende yun sa machine at saka sa power supply na gamit nyo. Kasi yung iba minsan umaabot pa sila ng 12 volts yung lakas ng power supply nila. Pero depende nga talaga yun sa machine. Basta ang lagi ko lang gamit is 6 volts. Maliban na lang kung kailangan talaga na mabilis, mas tinataasan ko pa siya. Ayan, mabalik tayo sa lining. Ayan, naka-actual time tayo. Hindi tayo nagdagdag ng speed ng video natin. Bali, actual time yan. Kapag nagla-lining ako, ganyan lang siya kabagal. Para yung dun sa needle natin, ma-exact natin yung pasok nung ink para magmukha talaga siyang 7. Kasi yung sa iba binibilisan lang,
Ang gusto ko kasi mangyari dito sa yung sa snap na word na nilagay natin dyan kay Thanos is makita pa rin siya kahit na makulayan na lahat. Yan. Dahan-dahan lang ako mag-lining para maiwasan din yung mga lampas sa lettering kasi medyo mahirap talagang gumawa ng lettering at yun, nahihirapan talaga ako kasi hindi ko alam kung bakit pag sa lettering medyo hindi talaga ako sanay, pero pinapractice pa rin natin yan hanggang ngayon dahil sa industry naman natin walang humpay na practice dapat. So yun, hindi ko na siya muna ita-timelapse para makita nyo yung lining natin hanggang matapos yung isang word natin. Yun, isa pa pala, kaya hindi rin ako gumagamit ng mabilis na volts para yun, makaiwas ng punit ng balat. At isa pa, kaya siya rin mabagal para one pass lang tayo, hindi na tayo pabalik-balik. Makuha na natin yung linya na gusto natin gawin dun sa lines natin. Kaya mas okay mabagal para pasok ka agad lahat ng ink. Kasi hindi naman ako nagmamadali sa mga piece na ginagawa ko. Kaya okay na rin yung ganyang volts lang. Yun, isa pa, huwag natin kalimutan i-stretch yung balat. Kasi sa stretching din minsan nagkakatalo kung bakit ang hirap may pasok ng ink sa balat ng client. Pero minsan kasi yung iba may dahil sa kulay, tapos sa kapal ng balat nila. Kaya mas importante talaga stretch natin para hindi na rin tayo mahirapan sa pagbalik ulit dun sa nalinyahan na natin. Iwas tension na rin dun sa balat ng client. Tapos lagi lang din nating tandaan na magpunas ng mga ink. Yun sa akin dyan kasi bali pag nagpupunas ako ng mga inks natin, tap-tap lang kapag sa lining. Yun, para hindi natin mabura agad yung mga stencil na hindi naman dapat natin mabura pa. So yun guys, pasok na lang ako kapag meron akong gustong sabihin. Kasi focus na rin tayo sa paglilinya. Bali yung mga part lang na gusto ko i-share, doon na lang tayo magsasalita. Bali ito palang video natin is uncut para matapos natin yung isang buong piece na gagawin natin. Kaya mahaba siya. Pero magta-timelapse pa rin tayo doon sa mga part na alam ko na alam naman na nating lahat. Bali ibabalik lang natin siya sa normal mode kapag may gusto na akong idagdag o i-share sa inyo. So yun, nod lang muna kayo. Thank you.
yun, share ko na rin sa lining. Pag gusto nyong makagawa ng isang mahabang lining, medyo kailangan nyo talaga na hindi huminga para makapag-focus kayo dun sa linya na ginagawa nyo. Ewan ko kung bakit kailangan hindi huminga, siguro para ma-relax yung mga nerves natin. Pero yun talaga yung pinakamagandang technique para makagawa tayo ng magandang linya. Nga pala, etong pag-share ko ng video na to, bali, alam naman natin, hindi naman tayo magaling. Pero, syempre, mas maganda na share din natin yung konting kaalaman na alam natin. Mas maganda na makatulong din sa mga baguhan katulad ko. Nag-i-start pa lang. Kaya, yun. Sana support kayo sa YouTube channel natin o kaya sa Facebook page. May kita nyo rin naman dun yung mga designs na pwede nyong i-share sa mga client natin. Tapos yun, yung sa needle pala natin, sa haba ng needle na ginagamit ko, yung nilalabas natin dyan, bali, ang ginagawa ko lang is yung standard na practice natin, yung gabarya. Pero depende yun sa piece na gagawin natin, kung gaano kahaba yung needle na gagamitin natin. Depende yan, katulad yan sa mga pointillism, sa pepper shading, minsan kailangan mahaba talaga yung needle dun. Bali, hindi ko yun ginamit yan para mas mabilis din may pasok yung mga inks natin. Kasi kapag mahaba siya, tapos hindi pantay-pantay yung linya niya kapag hindi same yung hagod nyo. Yun yun mapapansin nyo din minsan sa mga piece na ginagawa nyo. Pero kung same lang siya sa hagod, kunyari ang hagod nyo is mabagal lang talaga, tapos dulo lang ng needle yung ginamit nyo, mapapansin nyo, medyo manipis siya. Bali kasi ang gusto kong mangyari dito sa word natin na snap is medyo makapal na siya para hindi na ako mag-power lining. Kaya mabagal yung hagod natin dyan. At yung standard lang na depths ng needle yung ginawa natin. Doon naman sa mga nagtatanong kung paano ako nagbi-video, bali ang gamit ko lang dyan is yung ring light natin. Yung bali parang stand lamp na rin siya. Pero ang ano nga lang, may lagayan siya ng cellphone, yung pinakaiba. Tapos sinum ko na lang yung video para nakatutok doon sa balat. Syempre iwasan na rin natin na humarang tayo doon sa camera para kitang-kita talaga yung gawa natin. Pero hindi may iwasan na maharangan minsan, lalo na sa mga part na alanganin. Kaya yun, adjust-adjust na lang din kayo.
Yun nga pala, kung meron kayong mga question at mga gusto pang idagdag tungkol dyan sa video natin, pwede nyo ilagay sa comment section para makita natin at ma-replyan natin yung mga nagtatanong. At yun, sa mga gusto magdagdag, wala namang problema. Bali, mas maganda nga yun para mas lumawak pa yung kaalaman natin. So yun, tapos na pala tayo dun sa word na snap. Bali, naglalagay na ako ng mga lining din, pero hindi siya ganun kakapal. Bali, wash ang ginamit ko dyan para dun sa shield, kasi parang part ng shield yan ni Thanos. Bali, hindi ko siya ginagamitan ng makapal na linya, kasi nga gagawin natin siyang colored. Pero mas importante pa rin talaga na maglagay tayo ng lining sa mga part na tinatatuan natin, kasi minsan yung mga part na yon kailangan din maging dark o kailangan niyang maging makita dun sa tattoo. Siguro mag time lapse na muna tayo para dun sa hanggang umabot na tayo sa coloring, kasi bali ang ginagawa ko kasi dito, nilagyan ko lang naman siya ng lining yung snap. Bali, mag-start din ako sa shading talaga. Ayan, yung nilalagyan ko na part dyan, bali parang mga linya-linya ng shield ni Thanos. Dinadark ko siya kasi kailangan niya rin ng dark ng shadow dun sa tattoo bago natin siya kulayan. Siguro time lapse ko na to para dun na tayo sa shading part. So ayan, start na tayo mag-shading. Bali, ang una kong ginagawa dito is shading muna ako ng dark part. Puro mga black colors lang muna to. Bali, ayun, check nyo na lang din. Hindi ko na lang siya ita-timelapse para makita nyo yung hagod natin. Ayan. Tapos yun, ngayon nag-start tayo sa medyo alanganin na video. Pero sa susunod, gagawa rin tayo ng tutorial kung paano ako gumagawa ng minimal tattoo natin. Kasi ito pa lang yung unang paggawa ko ng video na may voice sa pagtatattoo. Kasi yun nga, medyo mahirap din talaga mag-setup ng camera kapag magtatattoo ka na, kasi lalo na kung malalaking tattoo, medyo kumakain talaga siya ng oras. Kaya yung sa mga minimals natin, try din natin gumawa, lalo na dun sa mga line works, para sabay-sabay tayo makapag-aral ng mga linyahan, lalo na dun ako mahina. Thank you.
Yung bali yung technique na gamit ko sa pag-shade dyan is yung brush lang. Kasi hindi ko rin alam sa technique ko sa pag-shading, medyo iba-iba talaga siya. Minsan brush, minsan circular talaga. Bali pang color packing. Pero mas sanay din talaga tayo sa circular motion na pag-shade. Kasi mas mabilis nga siya pumasok. Pero kung kailangan nyo ng fade-fade, brush lang gamitin nyo. Brush-brush lang kayo para makita nyo yung kailangan nyo pang i-dark. Hindi nyo siya maging dark masyado yung pag-shade nyo dyan. Tapos yung kulay na ginagamit ko pala dyan is hindi ako nagsasawsaw lang. Bali may mixture na tayo dyan. May mixing na akong ginawa dyan ng mga light to dark natin na ink. Katulad nyan, yan mga dark part. Bali, yan yung ano natin, concentrated na black. Tapos ang mga shadowing naman natin, depende pa rin sa kung gaano ka itim yung ginagamit, yung gagamitin nating wash. Kasi hindi rin pare-parehas yung wash na ginagawa ko eh. Depende rin sa design. Pwedeng 369, pwedeng 612, tapos yun, concentrate na ulit. Iba-iba talaga. Kaya mas maganda kung gusto niyo talagang makita ng mga technique na bagay sa inyo. Nood lang ng nood, tsaka huwag kayo matakot mag-explore. Pero huwag kayong mag-experiment sa balat kaagad. Bali, visualize nyo muna siya kung gusto nyo. Mag-mixing muna kayo kung okay ba yung kulay. Pahid nyo sa tissue. Mga ganun. Or kung gusto nyo, itatoo nyo sa sarili nyo. Mas maganda yun. Hindi kayo makadamage ng iba. Pero syempre, masakit din. Kaya itry nyo na lang muna sa papel. Mas okay din yun. Thank you.
Ayun mga katinta, bali dyan, nagpalit na tayo ng shader. Ang gamit ko na dyan is yung 23 curve magnum natin para mas mabilis nating makulayan yung mga dark part na malalaki. Tapos kung makikita nyo, meron akong iniiwanan na space. Bali yung mga space na yun, so mga colored part na yun. So yan, check nyo na lang din. Sa ano naman natin, sa techniques naman natin, walang tama eh. Walang tama at mali. Kung saan kayo komportable at sa tingin nyo naman na okay yung process ng pagtatattoo nyo, wala namang problema dun. Basta ang importante lang is, yun nga, take time. At saka huwag natin kalimutan tumingin sa reference para hindi tayo maligaw. So yun, and hindi ko muna siya ita-timelapse para makita niyo yung process natin. Pinamove muna natin si client kasi medyo mahirap yung positioning niya. Kasi nasakop natin yung hanggang gitna nung alulod niya. Tapos yung sa likod naman hanggang kalahati din. Bali ganyan kalaki talaga yung design niya. Sa design na yan, bali ano yan, isang half ng long bond paper. Bali dun sa kabilang part kasi dalawa yan, half din siya nung long bond paper. Ganun kalaki yung design na ginagawa natin. Kaya medyo mahaba talaga tong video natin. Tsagayin nyo na lang sa mga gustong manood. Pero dun sa mga ayaw naman, okay lang. Yan mga katinta, medyo tumigil tayo ng konti kasi kung napansin nyo, nangalay ng konti si client dahil nga dun sa position niya, medyo nahirapan siya. Pero tuloy pa rin naman, nangalay lang pero hindi susuko. Yan, tapos kung makikita nyo mga katinta kung paano ako magpunas, hindi ako ganun kalawak magpunas ng mga excess inks natin. Kasi kahit matibay yung stencil natin, bawat punas natin talaga, nabubura siya unti-unti. Dahil malaki pa yung gagawin natin, halos hindi pa tayo nakalayo, wala pa sa 1/4. Kaya dapat maingat din tayo sa pagpunas natin. Kasi nakakadagdag din ng oras yung pagbura ng stencil natin. Dodrawingan pa natin siya ulit. Yun, tapos pag-aralan mo pa ulit kung saan yung eksaktong location ng nabura mong stencil. Kaya mas maganda, kunti-kunti lang.
So yun, balik na tayo ulit. Ayan, kung mapapansin nyo, nagkukulay na tayo. Bali, yun, kinukulayan ko na. Mas maganda kasi, ang gusto ko sana mangyari dito is tapusin ko na yung mga part na nasa baba bago ko makyat, para hindi na rin tayo pabalik-balik, kasi alam naman natin na masakit yun para kay client. Yun, magkaroon pa ng chance na hindi matapos yung piece na gusto natin gawin. Kaya yun yung magandang technique, na tapusin muna natin yung sinimulan natin sa baba bago tayo unti-unti umakyat. Medyo dahan-dahan tayo mga katinta sa pag-shade ngayon, kasi may mga part tayo na iiwan. Yan yung mga part na iba rin yung kulay, or part na li-leave natin ng konting space para sa white, para kahit sobrang dark nung image na ginagawa natin, medyo magkaroon pa rin siya ng texture, makita natin yung ibang parts nung image. Ayun ulit mga katinta, balik tayo. Kung sakaling meron kayong hindi naintindihan sa paliwanag ko, pwede nyo i-comment yan sa comment section natin. O kaya pwede rin naman kayo mag-PM sa akin direct, as long as makaya namang sagutin yung mga tanong nyo, magre-reply naman tayo. Bali dyan mga katinda, kung mapapansin nyo, bumabalik uli ako dun sa part na na-shadingan ko na ng black. Bali, dun uli ako nag-shade, kasi alam nyo naman sa transition ng kulay, kailangan hindi makita kung saan siya naputol, o hindi siya magmukhang siniksik mo lang yung kulay basta-basta. Kaya kailangan medyo parang nag-fade pa rin yung datingan niya. Pero syempre, may kanya-kanya pa rin talaga tayong technique kung paano natin gagawin yung pagkukulay natin. Thank you.
Ayun, isa pa mga katinta, share lang. Dun sa mga paggamit natin ng karayom, ang bali, gamitin natin yung karayom na naayon dun sa piece na gagawin natin. Hindi natin kailangan magtipid sa mga gagamitin as long na mapapadali naman tayo. Bali yan, kaya 23 rin yung ginamit ko. Kailangan din talaga natin yun para sa malalaking part na shading. Tapos, kailangan din natin gumamit ng 9 para dun naman sa medyo maliliit. Pero kung kaya nyo naman siyang gawin na isang needle lang, katulad yan, yung mga practice natin minsan na ang shader natin is ginagamit na din natin sa lining, pwede naman yun. Kaso ito sa akin, hindi ko siya magamit sa lining kasi curve magnum yung gamit ko. Pero kung M1 naman siya, yan, siguro mas madaling gamitin yun para sa mga lining natin. So yan mga katinta, yan yung part na ginagawa natin is yung leeg pa lang ni Thanos. Medyo natatagalan na tayo kasi yung kulay medyo paiba-iba na rin siya. Dark, tapos meron na tayong violet at pink. Bali yung mga ink na ginagamit natin is Artek inks. Bali yan yung try natin sa Artek inks na may video tayo. Bali yung iba puro timelapse lang kasi yung nagawa ko. Tapos babantayan na rin natin yung healing niyan para makita nyo rin kung gaano kaganda ang Artek inks. Ayun mga katinta, pansinin nyo medyo pabalik-balik ako dun sa mga nadaanan na. Bali okay lang naman yun as long na nache-check nyo rin yung status nung balat nung client nyo. Kasi ba mamaya overwork na tapos balik pa rin kayo ng balik, medyo masakit na yun para sa kanila. Tapos sa healing process nun medyo hindi na magiging maganda. Kaya ang importante din is i-observe din natin yung balat ni client habang tinatatuan natin sila. Kasi marami talaga tayong may encounter na iba't ibang klaseng balat sa tagal ng pagtatatu natin. Meron yung mga pasain, magain, tapos unang salang mo pa lang ng karayom, minsan nagbe-break na yung skin, hindi natin alam kung bakit. Pero syempre kapag ganun yung nangyayari, tayo talaga yung nag-a-adjust. Kaya yun, mas maganda maging observant tayo sa mga balat ng client natin o kaya sa mga canvas natin. Thank you.
kung makikita nyo, lining na ulit gamit natin. Medyo naka-timelapse na tayo dito kasi ayan, naglalagay lang naman ako nung lining dun sa mga part na kailangan medyo naka-highlight din siya. Tapos yan, balik na tayo ulit sa pag-shade ng black. Kasi unti-unti lang yung process natin. Bali, wala pa tayong white. Ang ginamit natin kanina is opak pa lang. Ayan, shade lang tayo ng dark para dun sa mga full black talaga. Sa mga concentrated black. Ayan, coloring na tayo sa helmet ni Thanos. Nakita nyo naman, medyo tinimelapse ko na siya. Ayan, kasi saglit lang din naman to. Bali, tinimelapse ko na rin siya kasi may kita naman yung paghagod natin. Tapos yung kulay ko pala na ginagamit dito is mix colored lang. Kasi wala akong ganong kulay talaga. Bali, yan yung flesh tone ng Arctic. Tapos nagmix lang din ako. Ang gamit ko naman dyan para magmukha siyang tanso is yung flesh tone niya na medyo light. Tapos napatak lang ako ng yellow. Tapos brown. Brown, dark brown. Kaya parang akala niyo orange yung gamit ko. Yan mga katinta, kung mapapansin nyo, habang nagbubuo ako ng texture, maliliit na shader muna yung ginagamit ko para makagawa ako ng maayos na linya yung shading na sinishade ko na part para maayos siya. Tapos kapag ka medyo buo na siya, tsaka ako na ginagamit yung malaking shading para mapabilis na rin yung pag-shade kasi halos isang tone lang naman ang gagamitin natin dito. Kailangan nga lang natin talaga siya ng pang break ng kulay, katulad yan, brown, kung mapapansin nyo, naka-timelapse pero hindi naman gano'ng mabilis. May kita nyo na brown, tapos lalagyan natin ng wash. So ito na yung break natin kanina. Ayan, bali, hindi na siya na-videoan kasi naputol na, napuno yata yung memory ng cellphone natin. Bali, yan, i-continue na natin siya ulit. Yan na yung natapos natin. Unti-unti na natin siyang itataas. Ayan mga katinda, mag-start na tayo sa paggawa ng mukha. Bali, dyan, nagdagdag pala ako ng needle. Eto, gumamit na ako ng 9 round shader. Kasi yung mga kulubot niya, hindi natin pwede linyahan. Kasi pag nilinyahan natin, medyo magiging more
cartoonized na, kaya kailangan talaga na shader. Kasi ang gusto natin gawin dito sa image is parang medyo realistic talaga dapat. Kaya tinatry naman natin yung best natin para magawa natin yung pagiging realism ni Thanos. Pero titignan pa rin natin kung hanggang saan pa lang yung kaya natin. Ayan mga katinta, bali yan, medyo tumatagal tayo sa pagtingin natin sa reference. Kasi bali hindi na natin napag-aralan masyado yung reference natin. Kasi kinabukasan dumating na kagad si client. Medyo marami na rin tayo kasing ginagawa after natin tapusin yung pag-i-edit ng design na yan. Kaya yan, medyo matagal talaga tayo. Kasi double checking tayo para hindi tayo maligaw. Tapos yan, round shader pa rin gamit natin para maihiwalay natin yung helmet niya dun sa balat na hindi magmukhang cartoons masyado. Ayan, kung mapapansin nyo mga katinta, yung paggamit ko sa round shader, medyo scratchy lang yung ginagawa ko. Kasi gusto ko lang siya mabigyan ng texture yung mga kulubot ni Thanos sa mukha. Kasi babalik pa rin naman tayo sa curve magnum natin para pang shade talaga dun. Bali, para lang maihiwalay natin yung shadow. Kasi pagka magnum yung ginamit natin dyan, yung curve magnum natin, baka mapalaki lalo yung shading ng mga shadowing dapat. Kaya round shader yung ginamit natin dyan. Ayan mga katinta, siguro kita nyo na kung ano yung sinasabi ko kanina na parang ginagasgas ko lang siya ng round shader natin. Kasi hindi, ang round shader natin is maganda talaga yung pang lining sa mga neotrad style na tattoo. Kaya hindi ko rin siya pwedeng bagalan kasi magiging linya siya at magiging makapal. Kaya ginagawa ko lang dyan is ini-scratch ko lang muna siya para magkaroon ako ng texture. Yun nga. Tapos, tsaka na natin siya lalagyan ng shade. So, yun. Medyo, sa tingin ko, medyo matagal yung technique na ginagawa ko dito. Pero, yun yung pinakamadaling paraan para sa akin dyan. Doon naman sa mga may dadagdag o kaya may comment dun sa ginagawa ko dyan sa paggamit ng round shader is pwede nyo nga ilagay sa comment section para mapag-aralan din natin.
at matutunan pa natin yung ibang ways para mapadali yung paggawa natin sa mga tattoo na gusto nating gawin in the future. Yun, time lapse natin ulit para sa paglalagay ulit ng dark shading. Thank you.
So ayan mga katinda, dahil color packing na yung ginagawa natin, napapansin nyo circular motion na yung ginagawa ko pag nilalapat ko na yung needle ulit. Pero depende pa rin sa area. Kapag ka gusto ko talaga na full or yung kulay is pasok na pasok, yan circular motion ako. Pero kapag ka yung ano lang, medyo may fade ng konti, ang brush stroke yung ginagamit natin. Bali mga katinta, yung medyo light violet na ginagamit natin, is mix ko lang din yan. Yung violet ng Artek natin is medyo matapang na dark. Ang ginawa ko siya is, kumuha ko ng yung pink. Tapos pinatakan ko lang ng konting violet para medyo light siya. Kasi ang hirap. Tapos may ginawa din ako na white. Tapos pinatakan ko rin ng violet. More on white naman yun. Para lang makita ko kung ano mas magandang mix yung gamitin natin dyan. Kasi hindi pa kompleto yung Artek inks natin. Ang ginamit ko dyan is kung ano lang yung meron ako. Kaya check na lang din natin kung okay yung mixing natin. Thank you.
House, Henry. At ayun na nga, humaharang na yung ulo natin. Siguro, i-timelapse ko na lang dun sa mga part na nakaharang tayo. Kasi hindi rin naman natin makikita yung ginagawa natin kasi may nakaharang. Ayun mga katinto, nasa lips part na tayo tsaka sa ngipin. Bali, nag-iwan muna ako ng konting gasgas uli dun sa lips kasi alam naman natin na yung lips is meron talagang mga lubak-lubak. Bali, yung iniwan ko dun is yun yung wash lang para dun sa part na yun. Pag kinulayan natin siya ng violet, may kita pa rin natin na may mga guhit-guhit yun. Tapos etong sa may ngipin naman na part, bali wash lang din yung ginamit ko dyan. Siguro nandun sa medium na wash natin, hindi siya ganun yung kawash talaga. Para makita pa rin yung dark niya kapag nagkulay na tayo. Yan mga katinta, nasa ngipin na tayo. Bali,
ang nilalagay ko dyan is wash lang, wash na tone ng black, kasi magsha-shade pa rin naman tayo dyan. Huwag lang din mawala yung line niya sa mga ngipin, kaya medyo nagla-lining tayo dyan ng wash. Yan, bali coloring na tayo ulit sa labi naman. Pero dahil hindi lang kasi isang kulay si Thanos, ang mga ginamit ko pala dyan kay Thanos is violet, light, violet, pink, and this dark violet. Bali, puro mixing lang din yun, kasi yun nga, katulad sabi ko kanina, yun lang yung Artek inks na meron tayo. Kasi ang plano dyan is Artek inks lang lahat ng gagamitin. Thank you.
Yon, nasa ngipin na tayo mga katinta. Bali, ang ginamit ko dyan is opaque. Mix lang ng white. Tapos naglagay ako ng konting drops ng gray. Para medyo grayish pa rin yung kulay niya. Tapos tsaka na tayo maglalagay ng shading after natin yan. Ayan, makikit na tayo ulit. Bali, naglalagay ulit tayo ng texture sa mukha. Malapit na tayo sa ilong kasi. Ayan, nasa ilong na tayo. Bali, ang gamit natin uli dyan is round shader. 9 round shader. Tapos, tingin mo na sa reference kung hanggang saan lang yung lalagyan natin ng shading. Bali, sa round shader, pag nagbablock tayo, yan, katulad yan, yung full block, paikot yung gamit natin, pero hindi natin lalatin. Kasi, lalagyan na, gagamitan na lang natin siya ng curve magnum ulit mamaya. Ang inuuna muna natin is yung texture. Ayan mga katinta, mapapansin nyo hindi masyado namamaga yung tattoo natin dahil it's a splice emollient. Yan yung tulong ng splice emollient natin. Bali, malilesen yung pain, and then yung pamamaga, medyo hindi siya kita talaga. So, ayun. Check nyo na lang din, try nyo para masubukan nyo. Bali, ayan, ito yung sinasabi ko kanina na hindi ko siya muna dinark lahat yung sa may pagitan ng ilong kasi nga magsi-shader pa rin tayo. Yan yun. Kasi ang ilalagay lang natin dyan is wash dahil magpapatong uli tayo ng violet. Dahil yun yung kulay ni Thanos.
Kaya ang ginagawa natin dito, naglalagay muna tayo ng wash. Kasi medyo dark nga dapat. Kasi para makita natin na naka-embose talaga yung ilong. Para magmukha siyang realism. Yung shadowing, importante yun. Yun yung magdadala ng image na ginagawa natin. And kung nakita nyo, after nung wash natin, naglagay tayo ulit ng concentrated na black dun sa ilong dahil syempre wala namang light source dun, kaya black talaga siya. Bali, sinusunod lang din natin yung nasa reference. Mas maganda kasi na lagi tayong mag-base sa reference para makuha din natin yung image nung ginagaya natin. Tapos yan, balik na tayo sa violet. Yun, i-cover na natin yung nilagay natin na wash. Bali, pinapatungan natin siya ulit para hindi kita yung pagbe-break ng kulay natin. Ayan, para medyo dark violet lang yung lumabas dun. Hindi siya magmukhang pinutol o kaya pinatungan. Kaya yung wash na nilagay natin, pinapatungan ko pa rin siya ng violet. Tapos, yun nga, yung katulad ng sabi ko kanina, bali, i-check nyo rin yung balat kasi baka mamaya patong kayo ng patong ng kulay. Tapos, sira na pala yung balat. Siyempre, masakit na yun. Tsaka, mas mahihirapan kayong ipahil ng maayos yun kapag damage yung skin ni client. Hindi natin siya makikitaan ng magandang outcome. Kaya yon, mas maganda talaga na double checking tayo lagi sa balat. So, ayun ulit yung ginawa nating light na violet. Pero mukha pa rin siyang, medyo pink pa rin siya sa paningin ko kasi pinatakan ko lang siya ng konting violet eh. Tapos, minix na natin ng maayos. Pero dahil yung toning niya naman is ganun din, same lang, bali light to dark talaga tayo. Medyo okay naman yung mixing natin. Basta kung sa tingin nyo na pag magmimix kayo, kung sa tingin nyo na okay na yung kulay na ginawa nyo, pwede nyo naman na siyang gamitin. Kasi yun pa rin naman yung lalabas dun. Dapat may pasok nyo lang siya na maayos para hindi siya mag-fade. Kasi ang mga tattoo naman, laging nag-fade yan sa healing process. Para makita nyo rin kung gaano ka-fade yung gawa nyo, double check nyo rin. Bago nyo siya ilapat, ipunas nyo muna siya sa tissue o kaya tignan nyo siyang mabuti kung ano yung itsura niya. Kung tama na ba sa inyo yung kulay, yan, pwede na yan. Thank you.
Yung design natin na yan, bali, kalahati lang talaga yung Thanos kasi may kadugtong pa yan na Joker. Bali yan yung ginamit natin dun sa tutorial natin para sa yung stencil tutorial natin. Kaso, yun nga, niremake ko pa rin to kasi sobrang liit. Dahil si client is malaki pala yung paa, yung legs. Kaya niremake natin, ginawa natin siyang tig kalahati ng longband paper. Kasi nung last na pinrint natin, nasa short lang, siguro wala pa yung 1/4 ng legs niya. Kaya yan, ngayon dahil mas malaki na siya, isa lang muna yung ginawa natin para dun sa next. Matapos niya pala muna yan para magawa din natin yung kadugtong. Yan, nandiyan na tayo sa ilong mga katinta. Bali, round shader ulit yung ginamit natin. Kasi yun nga, magbubuli tayo ng texture. Tapos, dahil kasi masyadong maliit, baka kumalat din yung 9 curve magnum natin. Pero nasa practice pa rin naman yan. Makukuha nyo rin yan sa practice. Hindi naman na porket malaki yung shader nyo, hindi nyo na kayang mag-shade sa mga maliliit na part. Kaya din naman, kaso yun nga, para maiwasan din yung lalong pagtagal, gumagamit na tayo ng mga mas mapapabilis tayo. Yun siguro mga katinta, timelapse ko na to para tumalo na tayo dun sa paggawa natin ng helmet kasi kalahati pa lang yun nakikita natin pero patapos na rin naman to. Ayan. Dun naman sa timelapse natin, kita pa rin naman yung ginagawa natin kasi bibilisan lang natin siya ng konti para hindi na masyado mahaba tong video natin. Thank you.
So ayan, tapos na yung ano natin, yung mukha. Bali, lilipat na tayo ulit dun sa helmet niya. Kung mapapansin nyo mga katinta, marami pa rin tayong mga spacing, yung mga parang part na hindi nalagyan ng inks. Pero yun, meron din purpose yun, kaya ganun yung itsura niya, kasi maglalagay pa tayo ng white bago natin tapusin yung tattoo natin. And bali round shader ulit tayo para sa mga may mga linya-linya. Ayan. Bali kung makikita nyo dyan, pag naglalagay ako ng linya dun sa mga texture natin, hindi ko siya masyadong nilalapat. Parang ginagasgas-gas-gas ko lang din. Maliban na lang kung dark part, kasi kukulayan pa rin natin yan eh, para yung linya niya maging malagyan natin ng shading at may tone yung shadow dun sa kulay. Kaya medyo gasgas lang. Tapos wash lang din yung pilang lilinya natin dyan. Pero pag sa mga dark part tayo, yun dun tayo sa black mismo, sa concentrated black natin, yung mga walang halo. Yan, tapos kung napapansin nyo nga, diba, bago natin iniwan yung mga part natin na tinatuan sa baba, tinapos muna natin siya halos. Kasi kung pabalik-balik tayo, patalon-talon tayo, medyo mahirap para kay client yun. Baka yun yung maging cause ng pag-tap out niya. Pero syempre, yung client natin matibay, dahil pag gusto mo naman talaga yung tattoo mo, yun, willing ka naman siyang tapusin kahit masakit. Kaya yun, malalaman natin bago matapos ng video natin, malalaman kung matatapos din ni client. Ayan, dahil ano, sa ano, full black yung ginagamit natin dyan mga katinta, check nyo yung paghagod ko ng round shader natin is same lang din sa mga curve o kaya magnum shader natin, kasi madami siya, madami talaga yan yung mga bilog na yan, at saka bilog siya, hindi siya katulad nung mga liner natin, yung taper o kaya bag pin na halos dikit-dikit. Yung round shader is may kita nyo siya na bilog talaga siya at magkakahiwalay. Kaya almost the same lang din siya sa mga shader natin. Ang pinagkaiba nga lang, sama-sama siya dun sa magnum natin, hiwalay-hiwalay. Thank you.
Where's the sauce, Henry? Ayan mga katinta, time lapse na siguro muna natin to dahil hindi pa naman to yung kulay ng helmet. Bali nagla-lining pa rin ako dito halos mga shadow part ng helmet natin. Ayan, magkukulay na tayo ulit. Bali yan mga katinta, yung kulay na yan, bali flesh tone yan. Flesh tone, tapos nagpatak ako ng konting yellow at saka ng orange. Kasi medyo dark na yan na flesh tone. Kasi ang ginamit ko dito sa helmet, para magmukha siyang copper, yun nga, yung flesh tone,
nagmix lang ako, tapos dark brown at yung flesh tone din natin, yung medyo light brown. Kasi kung gold yung ilalagay ko, hindi kasi siya dapat gold yung datingan niya, kasi ano yung tone nung paligid niya is dark. Kaya yan yung ginamit natin. Hindi naman tayo sumasabay dun na porkit si Thanos is yellow, gold, yung kulay niya, yun din yung gagawin natin. Hindi. Ginawa natin siyang ganyan kasi yung paligid niya is dark. Bali, ang mangyayari sa kanya, di ba, ang gold naman, kapag medyo dumilim, nagmumukha rin siyang copper, tignan. Ayan, kaya yan yung ginawa nating kulay. Ayan, yan yung sinasabi ko na brown na yung ginagamit ko dyan na kulay. Para meron pa rin siyang difference. Ayan, tapos para hindi rin same kulay, kasi pagka isang kulay lang yung ginamit mo dyan, hindi ka naglagay ng mga shadow, yan yung dark, magmumukha lang siyang isang kulay, wala siyang buhay. Kaya dun sa mga shadow natin, ang ginamit, dahil ginamit natin is flesh tone, bali from light to dark ang gagamitin din natin na flesh tone. Yan, bali nag-start na tayo dun sa dark brown, tapos nag-mix lang tayo ng kulay. Kaya ayun, ang bali gusto ko pa nga siyang lagyan sana dyan ng yellow, kaso parang medyo hindi na siya okay, kaya sinunod ko na lang yung instinct. Pwede naman yun eh, kung paano mo gustong execute yung mga gawa mo, depende na rin yun sa'yo. Bali, binago lang talaga natin siya, kasi ang gusto na rin mangyari dyan is magmukha na siyang tanso. Yan, parang ganun na yung natin eh, yung gusto nating palabasin dun sa kulay na yan. Kaya ang ginamit natin is light brown to dark brown. Tapos yung kulay copper natin, para medyo maging maging yellowish yung datingan nung pagka-brown natin, is nag-add tayo ng konting orange tapos yellow. Pero syempre, timplayin nyo rin mabuti para kapag nakita nyo na yung kulay na gusto nyo, yun, pwede nyo na siyang ilapat. Katulad yan, nakita nyo yun sa part na sa right side, yung sa baba nung helmet, yung una natin ginawa. Ganyan na yung magiging kulay nung lahat ng helmet natin. Medyo, yun na nga, para sa akin, mukha naman na siyang tanso. Pero kung titignan mo siyang mabuti, ang ginamit natin dyan is more on brown talaga, dark brown. Tapos yung copper na ginawa natin, hindi naman natin masyado halos nagamit. Ayan, flesh tone yan. Ayan, kasi medyo makikita mo rin naman dun sa reference natin kung ano yung gusto mong gamitin. Para mag light tone lang siya, naglagay tayo ng flesh tone. Tsaka yun lang, lagi nyo lang tatandaan mga katinta, lagi lang kayong mag-check sa reference. Tapos huwag kayong matakot dun sa mga ginagawa nyo. Kasi kung alam nyo naman na kaya nyo, subukan nyo. Kasi wala namang mawawala. Wala talagang mawawala. Habang nagtatry kayo, mas lalo kayong natututo. Kaya huwag kayong mahiya kung anong kalabasan ng art nyo. Dapat maging proud pa kayo lalo. Kasi yan naman yung stepping stone natin eh. Lagi tayong magtry na hindi pa natin nasusubukan, para syempre matuto tayo. Tapos yan, yan yung sinasabi ko sa inyo mga katinta na minix ko lang. Medyo mukha talaga siyang orange, pero hindi, dahil may brown nga siya. Ayan o, parang kung titignan mo siya, ano bang kulay to? Basta yun, copper nga. Yung sa tingin ko ha,
dahil nagmi-mix lang tayo, medyo mahirap talagang ano, kasi tantsahan lang naman eh. Kung okay na sa'yo yung kulay, edi yun ang gamitin mo. Sa art naman, wala tayong rules. Art mo yan, sarili mong decision yan. Kung paano mo i-execute yung mga gagawin mo, kung paano mo bigyan ng bagong style yung design na gagawin mo. Nasa sa'yo naman yun. Tsaka syempre, kung mag-experiment ka, bago mo yun gawin, pag-isipan mo muna. Hindi ka naman mag-experiment ng diretso ko agad sa balat. Syempre, bago mo yun gawin, mag-imagine ka muna kung okay ba yung kulay, kung tama ba yung imimix mo na kulay. Kung hindi ka talaga sigurado, manood ka ng YouTube. Yan, mag-search ka, magtanong ka sa mga idol. Yan, madalas naman natin ginagawa yun. Tsaka magtatanong tayo sa mga idol natin. Katulad ko, ako, marami akong mga idol. Siyempre, pinipm ko rin sila. Tapos, yun. Yung iba, nagre-reply. Yung iba, hindi. Pero siyempre, asahan nyo na yun. Kasi alam naman natin, mga busy yung mga idol natin. Lalo na, alam natin din na marami silang gawa. Kaya yun, mas maganda pa rin minsan na mag-try tayo yung sa sarili lang natin. Hindi yung lagi tayong nakaasa sa mga marurunong na. Kasi lahat yan, bago rin naman nila narating yung kung nasan sila ngayon, malamang nag-practice din yan ng sarili nila. Meron din yung mga pinagdaanan. Kaya yun, gawin lang natin yung best natin dyan. At wala namang mawawala. Matututo pa tayo. Kaya practice lang ng practice. Yun siguro, time-lapse na ulit din natin to. Dahil nabigay ko naman na sa inyo yung mga kulay na ginamit ko dyan para sa helmet ni Thanos. Puro halos flesh tone lang naman yan. Gumamit lang din ako ng dark at saka mix color. Yun nga, medyo mahirap kasi paliwanag. Kaya, ayun, try na lang din kayo pag nagmi-mix kayo ng kulay. At saka pag magmi-mix pala kayo, ang pinaka-importante doon, haluin nyo munang mabuti. Kung wala kayong mixer ng ink, kumuha kayo ng mga stick, panghalo ng kape, yung mga ganun. Tapos huwag kayong tumigil hanggat hindi pa siya lumalabas yung kulay. Hindi kasi na pagkalagay mo doon, yun na kaagad yun. Kailangan mo pa rin talaga siyang haluin. Tapos kapag may mga malalapot, huwag kayong matakot maglagay ng witch hazel. Kasi ang witch hazel naman is same lang naman siya ng panghalo ng mga pigments natin. Pero yun nga, huwag nyo lang sobrahan kasi baka maging wash na yung kulay nyo pag nilapat nyo na. Yan, time-lapse na muna siguro tayo. Malapit na rin naman tayo matapos. Ayan, so mga katinta, puti na tayo. Inuuna ko muna yung mga white na shade part. Yung pang ano lang natin, parang mga light source. Yun lang muna yung nilalagay ko. Tapos after nyan, doon maglalagay na tayo ng mga white sa mga medyo light talaga. Yung mga white na dapat yung fino-full natin na white. Bali yan, mga light source pa lang to. Nilalagyan na natin ng white yung mga ano, yung mga sinabi ko sa inyo na ni-leave space ko kanina. Thank you.
So yan, timelapse muna natin kasi hindi nakita, nasa gilid na masyado yung paa ni client. Tapos yan, yung white pala natin sa Artek din yan. Bali lahat ng ginamit natin dyan is Artek. Pero lang yun dun sa black sa gilid ng mga helmet. Bali, super black yung ginamit ko dyan. Para sobrang dark talaga siya, makita yung difference ng kulay. Medyo nahihirapan na rin tayo magpapasok ng puti dyan kasi pumapalag-palag na si client. Medyo nasasaktan na siya. Kasi nga, yun, bugbog na siya masyado. Tsaka alulod yung part na yan, yung sa gilid. Kaya sure ball masakit yun kasi nararamdaman yung buto eh. Kung saan-saan na magbabibrate yun. Bago pala matapos yung video natin, shoutout muna kay Sir Jonathan Boboy sa Splice Products. Yan, ang ginamit natin dyan, Splice Stencil Solution, Splice Emollient, tapos yung ginagamit natin sa spray, Splice Soap, yung anti-bac, tapos yung aftercare kasi hindi naman yung gagamitin ni client. Yan, sa paglalagay natin ng puti, medyo ang ginagawa ko dyan para pumasok agad, circular motion, parang color packing din. Yan.
makikita nyo. Kasi mahirap talaga magpapasok ng white. Ayan. Tapos mga katinta, huwag natin kalimutan mag-subscribe kung nagustuhan niyo yung mga gawa natin. Tapos para ma-update pa kayo ulit sa mga susunod pa na mga videos na gagawin pa natin. Tapos share niyo na rin para makita rin ng iba. Yan, bali, importante yung white. Yan, mga highlights natin. Para syempre, makita nila yung difference, no? Mga linya natin, lalo na kung medyo dark. Tapos, para malaman nila kung saan galing yung light source. Kasi importante yun. Tapos, huwag nyo naman pansinin yung tissue. Kasi alam niya naman na kapag white na yung ginagawa natin, medyo madugo na talaga. Where's the sauce, Henry? At bago ulit matapos yung video, huwag natin kalimutan mag-subscribe kung nagustuhan niyo yung video natin. Kung hindi naman, okay lang. Pwede naman kayo manood din sa iba. Kasi tayo ay nagpa-practice pa lang din. Nag-aaral pa lang din tayo kung paano natin mas mapapaganda pa lalo yung mga gawa natin. Bali, sinishare ko lang yung gawa ko. Yan naman ay kung hanggang saan lang din yung kaya ko. And bali, kung makikita nyo, yan yung limit. Hanggang dyan pa lang yung kaya natin. Tapos syempre, mas makakagawa tayo ng maganda kung matibay din si client at wala masyadong reklamo sa pagtatato. Kasi mahirap din naman talaga na gumawa ng piece kapag si client is reklamo ng reklamo. Kaya dun sa mga client na nanonood na itong video na to, sa susunod na magpapatato kayo, huwag kayo masyadong magreklamo. Masakit talaga magpatato. Kaya kayanin nyo. Kapag gusto nyo naman, gusto nyo. Ayan, medyo natatakpan na ng ulo natin kasi hindi naman natin ginagalaw yung cam. Tsaka mahirap din iwasan. Bali, hindi ko nga iniisip kung may camera o wala kapag nagtatato. Kasi mahirap din na may isipin. Hindi ka makakapag-focus. Thank you.
Yan, bali tapos na lahat ng mga pinutian natin. Last part na pinutian ko dito is yung word na snap. Kasi chinek ko muna kung kita ba talaga siya. Bali, hindi ko naman talaga dapat siya puputian. Pero para mas lalo siyang mapansin, kailangan ko siyang lagyan ng highlights na white sa buong paligid ng snap na word. Yan, kasi sayang naman kung hindi rin siya mapapansin. Yan, kung may kita nyo, bali same din ako maghagod ng white. Same lang dun sa bagal natin para pumasok talaga yung puti. Yan, tapos medyo hindi ko siya binabaon, dulo lang. Kasi pag baon na baon siya, medyo hindi rin siya nakikita. Kaya dulo lang talaga. Hindi ko alam kung saan nakuha yung technique na yun. Pero kapag masyadong malalim yung baon natin sa white, hindi ko siya masyado nakikita. Pero testing niya yung mga mababaw lang. Yan, kitang-kita ka agad siya. Ayan, yung part na yan, umiyak-iyak na yung client natin dyan. Humihingi na ng saklolo. Pero wala tayong magagawa kasi kailangan natin tapusin yung piece natin. Kaya yun, advice nyo lang din sila na lagi na malapit na matapos. Yun, sabihin nyo lang na malapit na, konti na lang, yung mga pang budol epic. Ayan. Pero syempre, yun na nga, dahil kailangan tapusin, gawan nyo na ng paraan para hindi sila mag-quit. Yun, maraming salamat din pala sa client ko na malakas at nagtiyaga na matapos tong piece na to. Tapos sa susunod, meron pa naman ulit yung kabila. Siguro, gawan din natin siya ng tutorial. Kasi more on white naman yun. Medyo mahirap kasi gumawa ng piece na puro white. Kaya yun, update ulit tayo kapag game na siya, kapag magaling na tong piece na ginawa natin sa kanya. So yan, bubbles na tayo mga katinta. Huwag natin kalimutan mag-subscribe sa Undying Breed Tattoo Studio na YT channel para yun, masubaybayan niyo yung mga susunod pa na
mga gagawin natin. So ayan na yung final natin. Sana nagustuhan nyo. Sana may naituro naman ako. At may natutunan naman kayo sa medyo mahaba-habang video natin. Yun. Maraming salamat ulit. Bali yung kuha natin dito. Raw video yan. Wala tayong filter. Ayan, kung makikita nyo. Yan yung video natin mismo. Maraming salamat ulit mga katinta.